So mga broads, alam naman natin ang SMB ay plano talaga niyan mag-rebuild ng mga batang players mga broads, kaya nga ikinuha na nila itong si CJ Perez, which is ang isa sa mga rising stars natin at young blood ng ating Philippine basketball. Kaya nga mga broads, ito pong SMB ay may pinaplano na naman po next season, kasi nga po mga broads ay plano daw po nilang i-trade ito pong si Chris Ross. Yes mga broads, alam din natin na isa ito sa mga top point guards ngayon dito sa atin sa PBA. Pero mga broads, si Chris Ross nga po ay 36 years old na mga broads. Ilang taon na lang po ay magre-retiro na ito. Kaya nga itong SMB ay plano po talagang kumuha ng mga first pick na nagpa-draft po ngayong 2021. At ang initial plan nga po dito ng SMB ay makuha ito pong si Joshua Monzon. Pero hindi pa natin alam kung papayag dito ang Tira Firma Jeep, kasi nga itong si Chris Ross ay 36 years old na rin, kaya nga baka hindi na rin ito mapakinabangan ng Tira Firma sa mga susunod pang taon, kasi nga may edad na ito. Samantala naman mga bros, ito pong si Joshua Monzon ay 26 anos lang po ito mga bros, ha? Kaya nga pwedeng-pwede itong mapakinabangan talaga ng SMB. Pero yun nga mga broads, tulad nga po ng mga sinasabi natin, may mga lagay-lagay na po kasi yan pagdating nga po sa trades kapag involved ang SMC teams dito. Pero mga broads, ito pong SMB ay syempre alam naman natin na isa ito sa mga kumukuha talaga ng mga top superstars ngayon sa PBA. Dati nga itong si C-Stand ay top pick nga ito mga broads, pero nakuha naman ng SMB, kaya nga posible talaga makuha nila itong si Monzon next season, kasi nga itong si Monzon ay top pick natin ngayong 2021 draft, kaya nga kailangan pa na itong maglaro na isang season bago ito ma-involve sa mga draft or trades pala. Pero yun nga mga broads, ang layo po ng agot ng edad ng dalawang manlalaro na ito, kasi nga itong si Ross ay 36 years old na itong si Monzon ay 26 years old pa lang, kaya nga mapapakinabangan ito ng SMB kung sakali mang kumagat ang Tira Firma Jeep sa trade na gusto ng SMB. Pero mga broads, itong SMB ay talagang nagre-rebuild na talaga ng mga young guns ngayon, kasi nga halos lahat ng players na ito ay pangayon may edad na talaga mga broads, at talagang ilang taon na lang magre-retiro na ito isa-isa. Pero mga broads, ang SMB ay syempre alam naman natin na isa ito sa mga powerhouse team ngayon sa PBA, kaya nga hindi ito papayag na humina yung kupanan neto. Kaya nga unti-unti nang magpapalakas ngayon ng SMB, lalo na't nakuha nila itong si CJ Perez at itong si Fardo ay nababalitaan na nating maglalaro na po next season sa PBA season 46. Reko mga broads, Chris Ross, may edad na po ito, pero sa tingin nyo po ba kailangan ba itong i-trade ng SMB o dito na lang magretiro, o baka naman kailangan i-trade ng SMB ito para makuha nga po itong si Joshua Monzon, ang isa nga po sa mga superstars na ngayon ng PBA, dahil rookie pa lang ito ay talaga matunog na ang pangalan niya. So ikaw mga broads, komento mo lang po ang opinion mo dito mga broads, at isa-isayin natin yan. So mga broads, dito naman po tayo sa kabalang balita natin mga broads, ito pong Barangay Ginebra San Miguel ay alam natin na marami na nga po itong forwards at big man dito sa kanilang lineup. Kaya ito pong si Prince Caperal ay baka daw po ay mawalan ito ng minuto sa paglalaro sa next season, kasi nga ay nakuha na nila si Christian Stoneharinger. Pero mga broads, ayon po sa mga reports natin na ito pong Rain or Shine Elasto Painters ay may offer po ito sa Barangay Ginebra San Miguel. Yes mga broads, may offer po ito, kasi nga itong si Prince Caperal ang target po nila, kasi nga alam naman natin na itong si Caperal ay naging most improved player po last season. So mga broads, ang in-offer nga po dito ng Rain or Shine ay ito pong si Bo Belga. Pero yun nga mga broads, mukhang talo dito talaga ang Barangay Ginebra San Miguel, kasi nga 27 years old pa lang itong si Caperal, samantala naman itong si Belga ay nasa 34 years old na.
Pero pagdating naman sa mga skills, mga broads, eh siyempre, panalo dito ang Barangay Nebra San Miguel kasi nga Bobel, ganyan mga broads, may tira sa labas at kayang-kayang pumuesto sa ilalim. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko mga broads, Prince Caperal, eh siyempre nag-improve ang laro talaga niyan last season. Kaya nga mga broads, eh malabo itong bitawan pa ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero mga broads, pinagmimitingan na nga daw po ito kasi nga po, eh habang mataas pa daw ang value nito ni Caperal, eh baka daw pwede nilang i-trade itong si Caperal at kagatin ang offer ng Rain or Shine. Kasi nga once na maglaro na itong si Caperal next season, eh baka daw mawalan ito ng minuto talaga at mabawasan ang minutes na ito sa paglalaro kasi nga andyan na itong si C-Stan. Kaya nga mga broads, eh baka tanggihan talaga ito ng Barangay Ginebra San Miguel ang offer ng Rain or Shine kasi nga eh malaking bagay pa daw talaga etong si Prince Caperal sa kanila. Samantala naman itong si Bobelgan ng Rain or Shine, eh matagal na nga po itong nababalitang iti-trade na daw nila ito. Kaya nga kung sino-sinong koponan na nga ang inofera na ito para nga eh ma-trade na ito pong si Big Bow. Pero mga broads, ayon din po sa mga reports natin na ito pong si Big Bow ay parang malapit na nga po itong mapunta sa NLEX Road Warriors kasi nga nandyan nga po ang kanyang coach at matagal na niyang nakasama na si Coach Yeng Giao. Kaya nga pag nangyari yun, eh lahat ng offers ng Rain or Shine dito sa ibang koponan, eh lahat kapag tinanggihan yun, eh baka dito na talaga sila kumagat sa NLEX Road Warriors para nga makuha nila itong si Bimbo Belga. So mga broads, ano pong masasabi nyo dito mga broads? Barangay Ginebra San Miguel, tinanggihan nga po ang offer ng Rain or Shine dito para makuha itong si Prince Caperal kapalit ni Big Bo Belga. So komento mo lang po dito ang opinion mo mga broads at isa-isayin natin yan. So speaking naman mga broads, sa pag-open ng PBA season natin sa season 46, eh lahat po ng teams ngayon ay magsisimula na nga pong mag-practice. Kaya nga itong Barangay Ginebra ay magsisimula na nga daw pong mag-practice at mag-ensayo ngayong May 21 sa Batangas Sports Academy. So mga broads, abangan natin ang mga susunod pang anunsyo dito ng PBA para nga eh makapagsimula na ang season 46 natin. So mga broads, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Brody Scout Ranger. Shoutout kay Brody Maui Lado. Shoutout kay Brody Irwin Roque. Shoutout kay Brody Ramsod Angkao. Shoutout kay Brody Exien Lansangan. Shoutout kay Brody Caetano Lucanas. Shoutout kay Brody Raymond Amoranto. Shoutout kay Brody Joe Kerr. Shoutout kay Brody Tony Lacayanga. Shoutout kay Brody Ronald Verbosidad. At shoutout kay Brody Rogelio Benablo Jr. So salamat po sa panonood mga broads. This is Overrated Highlights. Yun lang. Skater, baby, mama bugging. I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed. I got scales all on my floor.